Is also a key to holiness. Yes. Your holiness is wholeness. Kabuuan, buo. Sa mga tuwi, yung isang integrated person, yung integrity, is saying what is inside, even outside. At sinasabi kung ano ang pinapakita niya, yun siya. That is the person with integrity. Yung kanyang paninindigan ay yung din ang paninindigan niya kahit meron siyang parang o wala. No? Doon ako yung na-mission sa Tagupan, yun ang tinuturo ko. Kung anong nakikita ng tao dito sa inyo sa bahay, dapat yun ang nakikita doon sa labas, kung wala kayong kasama. Huwag yung iba yung value mo pag may kasama ka, at iba yung value mo kapag wala kang kasama. Pag may kasama ka, ay akala mo ibang patiluha, pero pag wala ka ng kasama, mawala ka na. Yun ang aking pag-ibig doon sa mga naiiwag mo doon. Kasi every once a week, umuwi ako. So, kahit na ikaw ay hindi lagi kang nakatira doon, pag nakita ng mga tao, yung real na pagkatao mo, yung totoo ng pagkatao mo, gagawin ka na ng realistic. At dahil doon, noong nagsiselos yung isang lalaki doon na tinatirapin mo sa bahay niya, pagkatapos siya ang pinagliling ko yung pinagsisigay ng kanyang asawa, no? Nagalit siya at pinalayas ako sa bahay na yun. Praise God, ang pinalayas ako sa bahay na yun, hindi ako na hindi ako umiyak, hindi ako. Hindi ako yung pang nagpapagkawawa. Why? Because I know he holds the future. Amen. Kung ako pinadala ko yung sarili ko lang doon, may problema ako. Pero kung ako pinadala ng Diyos doon, ang Diyos may problema, at it's not my problem. So anong ginawa ng Diyos doon? Kinausap ng Diyos yung Vice Mayor ng Tagupan. At tinanong na ako ay tumira doon sa kanyang bahay. Sabi ko, ayaw ko makadagdag doon sa bahay ninyo para sa pamilya ninyo. Sabi niya, I have a new apartment, sabi niya. Yung apartment ko, apat ang rooms, mga pinto. Sabi niya, I will give you one of those rooms. Tumira ka doon. Sabi niya, completely and fully furnished. So yung kanyang bahay niya pinatayo, apat na ano yun, apartment. At yung isang apartment ko, may akin, kumpleto, may refrigerator, mayroon mga upuan, lahat ang kailangan ko, nandoon, pati yung kailangan ng mga kasama ko. At sabi ko, hindi kami marunong magluto. Sabi ng Vice Mayor, gusto mo bang Vice Mayor ng kusinero ko? Sabi ko sa kanya, at sabi ko, maganda lang. Kasi hindi na ko marunong magluto yung Vice Mayor. Sabi niya, sige, mayroon ng pakasuyo na kusinero. And true to his word, paano maagal siya kumising? Alas paano ng magaling araw, umigising siya. Kaya alam niya na ako ay totoo. Bakit? Alas paano ng magaling araw, umigising ko rin yung mga kasama ko at nag-worship kami. At kami ay nadaan ng salita ng Diyos hanggang sa kami ay kumain. Pagkatapos ng aming pagkain, inutusok ko yung mga kasama ko, maglipid kayo dyan, hindi kayo ako dito. Kasi yung ibang mga missionary, akala nila amo sila. Pagtuturo ng mga salita lamang, pagkatapos
eh, kala mo amo sila at sila yung mayroon. We came here as servants. No? Wala dito amo. Kaya kung kayo sasama sa akin, pagka tayo ay mag-division, ihanda mo yung sarili mo na maging utusan. Yes. Yung lagi, kasi si Jesus sabi niya, I came, the Son of God came to serve and not to be served. So tayo ang ginagawa natin ay mag-serve. So sabi ko, pagkatapos ang ikmahin, mag-ibig kayo ang kinainan natin. At lahat ng mga pamukulit na rin dito ay lahat ninyo. At ayaw kung meron makakita ng mga pamukulit na rin ninyo. No? Meron tayong nakasama doon na, ano, dalawa yung nakasama natin doon na pinalipad ko sa labas ng bitana yung kanilang mga pamukulit na rin. Kasi nung umalis ako, pag ganun ko, doon sa aparador, nangangakong. Ako yung marunding kami. Tapos eh, tinignan ko yung brief. Tapos sabi ko sa kanya, Pari, ang isang taong makalinis, malinis. Cleanliness is next to godliness. Malinis na. Ayaw kong nangyayin pa yan. Pag-uwi ko. Tapos eh, noong pagdating ko, muli, lalim dito sa Cavite, binuksan ko yun kasi ilalagay ko yung bag ko. Binuksan ko, nandoon na pag-uwi. Lalo lumala yung pao. Nadagdagan kasi. Nadagdagan ang dumi. Tapos kinuha ko lahat. Nilagay ko sa isang pinihanan ko. Tapos pinihanas ko sa lakas ng pinihanan. Hindi pa aral yung mga pinuhin nila. Bakit mo ginawa yun? Para magpahiya ko. Hindi ako nandito para alagaan at i-cultivate yung mga kanunyan ninyo ng bagay. Gusto ko ipakita sa kanila na tayo ay galit sa kanunyan at galit sa katamahan. Kaya pinapakita ko sa kanila yan. Gusto ko makita nila yan. Kasi nang hindi parang yung sa pintana yung mga kanunyan. Kaya takot sila. No? Mula naman, kaya nag-iingat na sila. And I wanted them to look at me with integrity. Kapag kung ano sinabi pala niya, gagawin niya. Amen. If you are serving God, no? Ang kung gusto makita ng Panginoon sa iyo, integrity mo. Kasi ang Diyos ay Diyos na mayroong integrity. What he says is what he will do. Yes. Ang kaya niyang gawin. Amen? Yes. Naniniwala ka ba na kaya niyang gawin ng Diyos? Yes. Bakit? Pinamatayan niya kasi yung sakita niya. Yes. Ayaw niya yung dalawa yung pag-ayaw niya. Sinabi ko ba yun? Mukhang hindi mo sinabi yun. Fake news yun. No. Gusto ng Diyos makita mo at paniwalaan mo yung kanyang sinasabi. Bakit bigla ko kinanta yung He Holds My Future? Naalala ko lang. Kasi yung isang araw ko, ano, nag-aalala ko. Tapos, parang pagka nag-aalala ko kasi, parang nangyayari yung mga pag-asa mo sa buhay. Parang ano, kaya bigla ko kumanda, Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen? Buhay siya eh. Dinapagpayan niya yung kanyang salita. At hindi siya kasi sira niya sa kanya sinabi, alam-alam lang sa iyo. He is God of integrity. Ang hinihintay niya, can we see you as a man of integrity also? Kaya nga, ang isang tamang pagbubanghay ng Christianity is living in
the holiness of God. Kaya nga, ang daming mga nag-bless doon sa sinabi ng ating topic, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya kayo, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Meron itong dalang Bible dito, malaki, malaki yung letter nito, parang sa hindi natin sa labi. Pero hindi ko masyadong nababasa kasi mabagal. Mas mabilis doon. Ano sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present, ipakita mo, no? Ihandog mo, that you present your bodies a living sacrifice. Be a true saint. True saints are not dead. Yes. Kaya tumigil na kayo sa kadalasal dyan sa mga dead people which you call saints. True saints are not dead. Yes. Dead people can no longer pray. Huwag yes. Kayong malupit. Yung mga tao yun ay nabuhay noong panahon nila and they did their very best para sila ay sumunod sa Panginoon. Noong sila ay finished contract, pinauwi na sila ng Panginoon sa hiling ng Panginoon, they're supposed to be tapos na doon sa kanilang mga trabaho. Kaya nga, they will rest in peace. Kaya nga, R.I.P. Rest in peace. Kaya huwag na silang pagtrabahuin. Amen? Ang mahirap sa atin, tinuruan tayo ng reliyon ng katamaran. Panalangin mo kami, panalangin mo kami. Bakit hindi ka panalangin? Tori ni David, panalangin ka pa ng titan. Pati yung tori, pinapanalangin mo. Saan ka nakakita ng tori na nanalangin? At ka pa ng titan, pati yung kaon. Pagkaman ng mga uusap mo panalangin, ka pa ng titan. No? Panalangin mo kami. Ano yan? Dahil sa katawaran mo, pati yung mga patay ng tao eh. Bumayo mo para na sa iyo. Manalangin para sa iyo. Nasaan pa yun? Hindi tayo nagsasalita ng kontra sa isang doktrina, kundi pag-ibig, mayroon tayong pagmamahal. Kung yung ating mahal sa buhay, ay i-storm natin palagi sa pagpukitan lagi tayo nag-aaway, kaya pinag-aaway natin yung hatian ng lupa, praise the Lord, hindi maganda ang kanyang kamatayan. Hindi siya nakapagdulot ng kapayapaan. Gumawa siya ng maganda para sa pamilya niya, pero nung iniwan niya yung pamilya niya, nagdulot ito ng kaguluhan, kaya hindi maganda. Kaya kapag nawala na yung ano, nawala yung tao, eh lahat ng mga magagandang ginawa niya, hayaan mo mo natili maganda. At mo mo lang ay isip-isipin palagi na yung ginawa niya ay hindi mo kaya. Kaya rin ang Diyos na gawin yun para sa iyo. Amen. Katulad ni Josue, nung kay si Moses, ano nangyari kay Josue? Nag-iagis ang paniniwala ni Josue na siya ginawa ng Diyos para pamunuhan ng Israel. Kasi ayaw niya si Moses. Si Moses nakita niya, gumawa ng lahat ng mga katatawag ng mga himala. Gumawa ng mga katatawag ng mga kabanalan. Pagkatapos serious yan, pamangkin lamang siya ni Moses. Kaya nag-aalala siya kasi baka hindi niya kayang gawin yung ginawa ni Moses doon sa Israel. Kaya nag-aalala siya. Pero yung pag-aalala niya ay hindi nakaligtas ni Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Moses, my servant, is dead. Sabi niya, patay na yung aking lingkod na si Moses. Ngayon, ikaw hahawak. At kung ano ang ginawa ko kay Moses, gagawin ko niya. Amen? Pero kapag hinahawak ang responsibilidad, amen. Meron kong hinahawak ang responsibilidad. Meron tayong hinahawak yung pamilya ang responsibilidad niya. Every family is being held responsible for their tatay, kung gano'n ka-parent, no? Yung tatay ay siyong responsible
sa kanyang mga pamilya. Amen. Hindi yung ibang tao. Yes. No? Ngayon, kung meron mga magandang loob na ibang tao, salamat sa Diyos. Yes. Pero hindi sila yung isusa sa pamilya mo. Kasi kung ano mangyari doon sa pamilya mo, ikaw pa rin ang pag-uusapan ng mga tao. Yes. Kunyari, bumuti ang pamilya mo na kinuha ng ibang mga tao na sila yung mag-alaga sa pamilya mo. Bumuti. Ang pag-uusapan doon ay ikaw. Hindi yung nagpalaki o nagpaaral doon sa mga mo. Ang pag-uusapan doon, ikaw. Yung tao niyan, di ba swerte lang yan kasi nagkaroon sila mga tao tumulong doon sa kanyang alaga. Ngayon eh, magaganda na mga buhay nila. Eh, inaangin na nila ng mga, yung credit. No. Alam ng tao kung sino yung mga dapat na maging responsable, di ba? Kaya nga ikaw, bilang isang tao na integridad, kailangan alamin mo kung anong responsibility mo doon sa pamilya mo.